Oracio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay
mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggang ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Magsitayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan, at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nung wala nang makakaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang magiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, sa iyo ko natagpuan. Yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas, dudurugin nila ako, lulurayin walang habag.
Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yao namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay diligid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa aking nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos, magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyag ay aninganap. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan nadakpin siya. Ngunit wala namang nangahas sumuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" "Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa." Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Ngayon po ang huling araw para sa ika-apat na linggo ng Kwaresma. At bukas ay papasok na tayo sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Pagkatapos po niyan, yung susunod na linggo, palaspas na po at mga mahal na araw na. So, 40 limang linggo, naka-apat na po tayo. At muli, yung paanyaya po sa atin ay tayo po ay makapagsisi, maihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Poong Jesus Nazareno. At mangyayari yan kung tayo po ay magbabalik loob sa Diyos sa pamamaraang pag-amin ng ating mga kasalanan at paghingi ng tawad. Napakahalaga po na ito ay ating pakinggan dahil ibig sabihin, naniniwala tayo sa Poong Jesus Nazareno, sa Kanyang sinasabi at sa Kanya pong ginagawa. Yatinan po natin, balikan natin muli ang mga kataga o mga salitang ibinigay sa atin sa buong linggong ito. Nung Lunes, ipinamalas po ni Jesus na kahit na wala yung isang taong may sakit, basta't naniwala ang isang tao na pagagalingin at kaya niyang pagalingin ito, mangyayari. Kaya po yung isang lalaki sa kwento na may sakit yung kanyang anak at inaanyayahan si Jesus na pumunta sa kanilang bahay, pero ang sabi ni Jesus, umuwi ka na at magaling na ang iyong anak. Ang ginawa ng lalaki, sinunod niya si Jesus. Pinakinggan niya ang sinabi ni Jesus. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi na siya. Doon nga po, pag-uwi niya, magaling na ang kanyang anak. Nung Martes, ang sabi naman ni Jesus doon sa isang lalaking may sakit, paralitiko, na ilang taon nang may sakit at hindi siya makalapit-lapit doon sa tubig na kung saan sinasabing naghihimala. Pero ang sinabi lang ni Jesus sa lalaki, dumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At nangyari nga. Nakalakad na yung lalaki at tuluyan ng gumaling. Hindi ko alam no, kung ilang beses ka nang sinabihan, ilang beses mo nang narinig yung salitang mag-move on ka na. Pero ikaw lang yung hinihintay at ayaw mong tumayo, ayaw mong tumindig. Mas gusto mo na lang sa sitwasyon na yan. Pero kung gusto mong maging okay ka na, gusto mong gumaling ka na, hindi man sa physical, maging sa kalooban, itumindig ka na. Lumakad ka na at harapin mo yung buhay mo. Noong Miyerkules, ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig, tandaan niyo po ito, no? Ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang nakikinig sa salita ng Poong Jesus Nazareno, magkakaroon ng buhay, hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Walang mangyayari kung uupo ka lang dyan. Wala din naman mangyayari kung ahawak ka lang dyan sa imahin na parang kukuha ka ng magic at gagaling ka na. Ang pinaka-importante, pakinggan mo ang salita ni Jesus. Pag sinabing lumakad ka, lumakad ka. Pag sinabing magaling na, magaling na. Pakinggan mo lang. Noong Webes naman,
Ang sabi ni Jesus, hindi ko kinakailangan o kailangan ng patotoo ng tao. Pero sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Dahil patuloy nga na sa kabila ng mga naipakita na ni Jesus, ayaw pa rin siyang tanggapin. May mga nagpapatotoo na, mga naunang propeta, maging si Juan Bautista. Pero sadyang sarado ang puso't isipan ng ilang mga Hudyo at ayaw siyang tanggapin. Kahapon, Biyernes, muling ipinakilala at sinabi ni Jesus, ang totoo, pag sinabing totoo with a capital letter, no, yung capital T, ang totoo, ang Diyos. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. At ngayon, sana po nawa, katulad ng ilang mga tauhan sa Ebanghelyo, matapos na maranasan natin ang presensya ng Poong Jesus Nazareno, may pagsigawan din natin ang sinabi dito na tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Yung pagkakakilala o pagkakilanlan natin kay Jesus, mahalaga po yun. No? Malalim na ba ang pagkilala mo kay Jesus o sadyang pag tinatanong ka ng mga tao, sino si Jesus sa buhay mo? Ano bang nagagawa ng Poong Nazareno sa buhay mo? Mayroon ka na bang nasasabing malalim? Dahil kung hindi pa at wala pa, ang paanyaya sa atin, pagsumikapan din natin no, na mas makilala natin ng lubusan si Jesus. Yung bang hindi lang tayo puro sa himala. Hindi lang tayo doon sa kapag ibinigay sa iyo ang kahilingan mo, wow, totoo ngang may Diyos. Pero kapag hindi ka gumaling sa kahilingan mo, hindi rin na ipagkalob ang kahilingan mo, ah, hindi naman pala totoo yan. Nasaan yung atin pong malalim na pagkilala kay Jesus? Pwede rin no, sa puntong ito ng buhay natin, marami po sa panahong ito ang mga yung bang alam mo na kung ano yung katotohanan sa isang tao, pero mas pinipili mong pakinggan ang kasinungalingan. Kasi dito, no, may nagtatanggol kay Jesus, may kumikilala kay Jesus, pero may mga taong umaastang mas alam nila kung ano ang katotohanan tungkol kay Jesus. Pero dahil nga hindi nagsasaliksik, kahit na sinabing, alam ninyo ang nasusulat, pero hindi bine-verify, yung tinatawag natin na fact check, no? Hindi ginagawa. Kaya tuloy, madaling na naliligaw, madaling napapaniwala. At ito yung isang senaryo natin ngayon. Ang bilis nating mapaniwala sa mga fake news na hindi muna tayo nagbe-verify ng para nang sa ganun, tama talaga yung ating napakinggan. Kasi marami pong magaling magsalita, mapalabok na salita. Kaya kailangan mong mas maging mapanuri. Pero sana po, huwag natin patuloy na pagdudahan kung sino si Jesus at ano ang magagawa ni Jesus sa buhay natin. Kung wala si Jesus, wala tayo. Panghihinaan tayo at madali tayong guguho. Madali tayong panghihinaan.
Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na napakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Ang ating pong itutugon, Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan naway patnubayan ng Espiritu ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako naway pagkalooban ng tapang. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda at mga may kapansanan naway palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway, ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong iniyahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Usana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paghalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa 3 ng Abril, Linggo o Domingo di Lazaro. Magkakaroon po tayo ng Grand Stations of the Cross ang ating parokya. Magsisimula po tayo pagkatapos ng alas 12:15 ng tanghali na misa. Ang lahat po ay hinihikayat na magdala ng kanya-kanyang mga krus. Sa kagustuhang mas maging solemne ang ating pagdiriwang,
ang krus lamang ang ipoprosesyon. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng kulay ng inyong inuupan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.